gagawin ninyong pagpapaalis sa akin dito sa paaralan, Mr. Mendez. Maliwanag sa ating saligang batas na ang bawat tao ay may karapatang sundin ang inaakala niyang tama para sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkatatawan, Mr. Astillo. Merong mga karapatang maaaring sumira ng tinatawag nating demokrasya. Ang paggamit ng libro kapag tuturo ay isa lamang salituntunin ng para lang ito na dapat mong sundin. 3 taon na ako nagtuturo si para lang ito. At sinisiguro ko sa inyo, Mr. Mendez, hindi lahat ng mga batang tinuruan ko ay natuto. Sapagkat ang ginagamit ng libro ay galing sa ibang bansa at sinulat ng mga banyaga. Ang librong sinasabi mo ay hindi lamang dito sa San Antonio ginagamit. Itong aklat na binabasa at pinag-aaralan ng lahat ng bata sa buong Pilipinas. Mr. Mendez, simpleng bagay lang gusto ko ipaunawa sa inyo. Ang mga librong ginagamit natin ay hindi maintindihan ng mga bata. Kaya naman ako'y gumagawa ng sariling paraan ng pagtuturo. Mr. Astillo, naaksaya ang aking panahon. Meron pa akong lakad sa pagsunod. Ako'y sumusunod lamang sa nakatataas sa akin. Ganun pa man, gagawin ko lahat ang aking makakaya upang maibalik ka sa iyong pagtuturo dito sa ating bayan. Total, meron akong padrinong malakas sa Kapitolyo. Hindi na kailangan. Ayokong maging tao-taon sa para lang ito. Narito ako upang magambag ng talino sa mga batang tinuturoan ko. Hindi upang biyakin ng kanilang mga ulo at isaksak ang mga librong sinasabi ninyo. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng libro. Ito'y nasa pangunawa kung anong dapat malaman o hindi. Sapagkat ang talino ay hindi kakambal ng tao. Ito'y pinag-aaral. Paano, Dodo? Kailangang malaman ko ang sagot mo ngayon pagbalik ko sa Paiti. Payag na po ako, Presidente. Oh, sige, Dodo. Hindi na kami magtatagal. Alis na kami, kumparing Dodo. Sige, kumpare. Magandang umaga sa iyo, Maria. Magandang umaga ho naman, Presidente. Mabuti naman at napasyal kayo dito sa amin. Magandang umaga sa iyo, Kumadre. Meron nga kami sinadya rito kay Dodo eh. Etong at paalis na kami. Tutuloy na kami. Oka. Alis na kami, Mare. Anong kailangan sa'yo ni Presidente? Mag-i-hepe ako ng pulis sa Paitre, Maria. Kahit anong sabi mo sa akin, hindi mo ako mapipigilan. Nasagutan ko na si Presidente. Hindi naman sa pinipigil lang sa Dodo. Ang sabi ko lang, huwag ka magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Malaking kaibahan ng pagtuturo sa pagiging hepe ng pulis. Baka ikaw ako... Wala akong nakikita ng kaibahan sa sinasabi mo. Ang dalawang gawain yan ay pareho na kalaan sa paglilingkod sa bayan. Ikaw nga ang inaalala ko eh. Kailangan natin ng pera ngayon. Hanggang ngayon, ay hindi alam ng doktor kung ano yung sakit na nararamdaman mo. Kung tutuusin nga eh, dapat nadala kita sa Maynila ng 1 linggo pa para may konsulta sa isang spesyalista ang iyong sakit. Meron pang isang bagay na dapat mo isaalang-alang, Dodo. Hindi pa ganap ang tagumpay ni Presidente magdiwa sa kanyang bayan noong nakaraang eleksyon. Hanggang ngayon eh, nagpuprotesta pa ang kanyang nakalaban. Pati ikaw pa naman, Maria, naniniwala sa mga usap-usapan yan. Parang ka naman bago ng bago sa politika eh. Kahit 10 beses lang magbilang ng balota, maliwanag na panalo si Presidente ng 7 boto. Minsan! Minsan! Samahan niyo lang dito si Pedring at ako nang titingin kung sino yung tumatawag. Oh, magkatagal siya, Minsan. Ikaw pala. Dodo, narito si... Minsan, Pablo. Dinaramdam ko. Hindi ako maaaring sumama sa inyo. Pero Pinsan, alam mo na matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng pagkakaisang manggagawa sa lalawigan ito. At ito na ang kasagutan sa malaki nilang paghihirap, ang samahan ng mga anakpawis. At ikaw ay isa sa mga taong kailangan ng anakpawis upang ito'y magtagumpay. Pinsan, maliit ang aking pagkatao upang maging timbangan ng tagumpay ng iyong samahan. Gayunpaman, kung sakaling kailanganin mo ang tulong ko sa ibang bagay,
lumapit ka sa akin. Ang pagsabi mo sa nagpawis ang kailangan namin, Pinsan Dodo. Hindi masarap kainin ang manggang hinog sa karburo, Pinsan. Hintay mong manilaw ang mangga sa puno bago mo pitasin. Kabanong! Kadoray! Halina kayo't aalis na si Dodo! Bakit? Saan ba raw pupunta si Dodo? Mag-ehepro yata ng pulis sa Paite. Dodo, maswerte ka. Alam mong marami sa ating mga presidente. Anong gagaling sa pag-ehepi ng pulis? Pambihira ka naman, tao ka, oo. Hinaluan mo na naman ang politika itong usapan natin eh. Kabanong, Kadoray, tutuloy na ako't baka abutin ako ng tirik ng araw sa daan. Kailan ka uwi, Dodo? Bahala na, basta't may panahon ako, babalik agad ako. At tandaan mong pinagbawal siya ng doktor. At huwag mong kalilimutan, inumin ang gamot mo. Oo. Tasama ako hanggang doon kila Abet. Oo. Kabanong, kayo nang bahala sa akin mag-ina. Oh, ba't naman naalis ka na kagad? Ngayon lang tayo nagkakasarapan sa kwentuhan. Eh kasi meron pa akong asikasuhin eh. O paano? Maiwan ko na kayo, no? Sige. Pare, baka gusto mo ibitaw yan dito. Hindi pwede, batang bata pa. Tignan mo, walang katayot-tayo, do. Buti nga yung mentas bata, nasasana eh. Tignan mo ito. Sige. Alis na rin ako. Ano, pare? Subukan lang natin. Hindi pwede. Balik mo. Check na sa bahay na pinto yun eh. Arin! Arin, Dodo! Saan ba ang punta mo, kumare? Sa inyo. Oh, mano sa Ninang? Mano po, Ninang. Ihatid ko nga itong kesong puti para kay Pedring eh. Kagagaling-galing ko lang sa Santa Cruz. Ikaw naman, kumare, masyado mong inaabala ang sarili mo sa batang ito. Wala tayong magagawa. Kahit sa ito ko yatang inaanak sa binyag yan. Balita ko, hepe ka na roon ng pulis sa Paite. Oo, doon nga ang punta ko ngayon eh. Tingnan mo nga naman ang buhay ng tao. Ang akala ko nung una eh, si Julia mapapangasahan na yan si Dodo. Ikaw lang ba? Ilan taong magkasintahan yung dalawang yan? Pagkatapos, biglang-bigla, si Mariana pang asawa. Ang sabihin mo, talaga nakakaingit si Dodo. Maswerte na sana buhay, malapit pa sa mga babae. Pero pare, tandaan mo kasabihan, kapag daw may malas, ay may buenas. At pag malaki daw ang buenas, malaki rin daw ang malas. Asidillo, alam ko na mabibigla ka pag nakita mong hindi na si Magdiwa ang nakaupo dito sa aking kinalalagyan. Subalit, wala tayong magagawa. Nagkataon lamang na nagkaroon ng bagong bilangan ng boto noong nakaraang eleksyon. At lumabas na, ako pala nanalo. Hindi na ako magtatagal. Dinaramdam ko ang pagkakaabala ko sa inyo. Ah, sandali lang. Dodo, ibig kong malaman mo na ako ay isang taong walang kinikilingan. At para sa akin, walang mga parti-partido. Nasabi na sa akin ni Tano noon pa na ikaw daw ang kinuha ni Magdiwa upang maging hepe dito sa bayan ng Paite. Wala naman akong maisip na dahilan upang hindi kita tanggapin. Hindi ko pinagpipilitan ang sarili ko, Presidente. Kung inaakala niyong kaya kong gampanan ng pag-ehepe, ay wala rin akong makitang dahilan para bigyuin kayo. Mabuti kung gayon, maaari ka nang mag-umpisa sa iyong serbisyo sa araw na ito. Siya nga pala.
nagpunta rito si Teniente Bondad. Pinaparito siya ni Gobernador Calles dahil ibig daw nilang mamaril ng baboy damo. Naisip ko na kayong dalawa ni Tano ang pasamahin ko sapagkat alam ko na kabisado ninyong dalawa ang bundok ng Sierra Madre. Kayo ang masusunod, Presidente. Maniwala ka sa akin, Presidente. Talagang pambihira ang pulso ni Dodo. Ang lahat ng baboy damong inuwi namin kahapon, siya lahat ang nakabaril. Nakita ko nang bumaril si Gobernador Calles. Naniniwala ako na sa buong Laguna ay walang tatalo sa kanya. Pero, Presidente, maging si Teniente humanga kay Dodo sa paghawak ng baril. Kung totoo ang sinasabi mo, ay mas makabubuti para sa akin. Tama-tama siyang hepe ng aking presidensya. Hindi niyo ako naunawaan, Presidente. Ang taong katulad ni Dodo'y mapanganib. Ngayon pa lamang ay mabango ng pangalan niya sa buong Lumos at San Antonio. Kung siya hindi magkakaroon ng pagkakataon maging presidente sa kanyang bayan, ay narito ang kanyang pagkakataon sa bayan ng Paiti. Ano? Huwag nating husgahan ang isipan ng ating mga kababayan. Hindi ngayon mahusay bumaril si Dodo, ay panganib na siya sa akin. Presidente, baka nakakalimutan niyong si Dodo ay may pinag-aralan. Natatandaan ko pa nung siya bigyan ng karangalan sa Santa Cruz bilang kuwarang guro. Baka naman kaya sinasabi mo sa akin yan ay ibig mong mapalitan si Dodo ng iyong manok. Magagawa ko ba naman sa iyo, Presidente? Samantala kung magkakabuklatan ng ating pamilya, lalabas na tayo magpinsan sa ating mga tatas at tuhod. Saan naroon ang manok mo? Naroon siya sa pakin. Bihintay na lamang ng patawag. Sabihin mo sa kanya na sa linggong darating ay siya na ang hepe. Maraming salamat, Presidente. Kung paano siya magiging hepe, ay ikaw ang bahala. Bel, anong ginagawa mo rin si Paite? Patawarin mo ako ka, Dodo. Kasi nakiusap sa akin si Rosine, nasamahan ko siya. Eh, hindi ko alam na dito pala siya tutungo. Tinapangan ko na ang hiya ko, Dodo, sa ginawa kong pagpasama kay Abel dito. Dahil alam kong sa ganitong oras lamang tayo maaaring magkausap. Bakit? Ano kailangan mo sa akin? Dodo, ngayong gabi, pinagtaksilan ko ang aking pagkababae. Alam kong ang oras at ang lugar na ito ay hindi nararapat sa isang dalagang katulad ko. At punta ko rito upang ibigay sa iyong rekwerdong ito. Ang rekwerdong ito ay minanapan na sira kong ama sa aking tata. May kasama ring dasal ang rekwerdong ito na sang-ayon sa kanila ay isang agimat na magliligtas sa panganib sa sino mang may suot nito. Ibigay mo sa akin ay walang katotohanan. Ano ang ibig mong ipalagay sa akin? Sinungaling? Ikaw lamang ang natutulog dito sa presidensya. At isa ka sa nakakaalam sa kombinasyon ng kaha. Sino pa ang maaari kung pagbintang ang nagnakaw ng kwarta dito kung hindi ikaw? Presidente, ang dalawa pang nakakaalam sa kombinasyon ng kaha ay ikaw at si Tano. Asidillo, pasalamat ka.
at ako'y meron pang ambisyong maging kongresista sa lalawigan ito. Sapagkat kung hindi, matagal kong napasama ang iyong ama noong araw. At hindi ako nagtataka sa pagnanakaw na ginawa mo rito. Siyempre, kung anong puno ay siyang bunga. Pag-isipan ng mabuti. Mahirap sa labanan si Presidente. Nung bata pa ako, sinabi sa akin na aking ama, nawahalin ko ang aking karangal na higit sa aking buhay. Abel, tignan mo akong mabuti. Ang taong nakikita mo ngayon ay patay na. Sapagat sinugatan na ang aking karangalan. Namin walang malay tao doon sa may kaingin. Dodo, ano nangyari sa mukha mo? Bakit puro dugo? Kabano, sundin niyo si Dr. Benaceda. Sa akin, Dr. Benaceda, na iwalay mo natin si Pedring sa ating higaan. Sinabi ba sa'yo ni Doktor kung ano aking sakit? Oo. Dodo, tagal ko nang alam na ang aking sakit ay tuberculosis. Hindi ko agad nagsabi sa iyo dahil sa baka mag-alala ka. Nag-iwan sa akin ang resyente si Doktor at sinabi sa akin na malunas yung parang nanggamot ang karamdaman. Dodo, alam kong sa panahong ito, huwag naman ka mo ito, maaaring lumula sa aking karamdaman. Kung saka sakali lamang na mawawala ako, ipangako mo sa akin na kapag mag-aasawa kang muli, ay si Julian piliin mo. Alam ko, siya lamang ang tanging babae. Maaaring tumingin sa inyo dalaw ni Pedring. Maria, huwag natin pag-usapan ng mga bagay niya. Ang mabuti pa ay matulog na. May pupuntahan lang ako sandali.
Tigilan mo. Paalis na ako, ha? Pabalik ako bukas. Huwag! Bakit? Sa ibang araw ka na magbalik. Umalis ka na. Baka dumating na si Atom, eh. Basta't babalik ako bukas. Sino ang kausap mo sa labas? Si Kumaring Aling. Kasi, naiimbita siya sa binyagas para bukas. Nasa lubong ko lamang si Kumaring Aling kanina sa bayan. At iniiwan ko pa siya roon. Talaga si Kumaring Aling nga. Ayat ka alis-alis lang niya eh. Dodo? Abel! Di pa naman atong magandang umaga. Maganda umaga naman. Maaari ko ba sumama sa bahay ko? Bakit ho? Eh kasi... meron akong lambanog na bagong dating. Tuloy ka, Abel. Tuloy ka. Saan ba nung galing yung lambalo na sinasabi niya sa akin? Diyan sa lilir. Alam mo, 5 taon daw yung nakababad sa pasa at napakasarap daw. Iririgalo ko yun dyan sa kumpare ko sa sinuluhan. At sana isip kong patikman muna sa'yo. Dahil sa alam kong ikaw ay batido sa pag-inom. But, kinakilalang tikman ko pa ako. Gusto ko nga makasiguro na hindi ako mapapayag sa kumpare ko. Antayin mo at kukunin ko. Thank you.
Abel. Halika, dito tayo sa mesa. Huwag kang kikilos ng masama. Pasok sa kwarto. Sa loob. Magubad ka. Hubarin mo ang iyong damit. Diyan. Tumabi ka sa kanya. Tumabi ka sa kanya. Ubarin mo ang damit mo. Ubarin mo ang damit mo! Thank you.
ginawa kong pag-alis sa San Antonio na hindi man lamang nakapagpaalam sa'yo. Marahil sa pagtanggap mo ng liham na ito. Kaya alam mo na ang dahilan kung bakit kinakailangan kong umalis. Tuluyan na akong sumapi sa pangkat ng mga anak pawis sa pag-asa. Alam kong ang anak pawis lamang makapagbibigay ng katarungan sa mga dukang katulad natin. Nag-iwalay kami ni King San Pablo, mundo. At nagtungo ako sa iba't ibang pook ng ating lalawigan upang alamin ang karayunan ng mga manggagawa. Nagtungo ako sa Maynila at doon ay nagkita kami ni Pinsang Pablo. Itinago niya ako at ako'y gumamit ng ibang pangalan. Alam ko nag-aalala ka sa akin, ngunit huwag ka masyadong mababahala. Maaring sa loob ng 3 araw ay makauwi ako dyan. Kumusta na lamang kay Pedro, ang iyong asawa, Dodo? Si Maria, si Pedro. Dodo, narito ang sulat na ipinadala mo sa kanya. Ni hindi na niya nabasa ang sulat na yan. Bakit nasa siya? Maria ay may 3 araw nang naililibing. Si Petrino. Nagpili ni Maria si Petrino. Maring Julia. Si Pedro. Tay! Tay! Thank you.
Nasa tabi ako ni Maria na nang siya malagutan ng hininga. Mahigpit niya ipinagbili na sa akin. Huwag mo raw pababayaan si Pedrin. At sinabi niya sa akin, mahalin daw kita tulad ng ginawa niya pagmamahal sa iyo. Mag-ingat ka sa paglabas mo sa Maynila, Tonyo.
Sa masandaling ito, kalat naman ako stable sa bayan. Siguro naman hindi ko na kailangan sabihin sa iyo kung gaano kahalaga ang mga kalatas na dala mo na ililibag ng mga payagan sa Maynila. Sa pamamagitan niyan, ay malalaman ng mga tao kung bakit tayo narito sa bundok. Oo, Dodo. At Tonyo, sabihin mo sa mga kasama natin sa Maynila, ano man mangyari, ipaglalaban kong simula yung sinimula natin. Artemio Pascasio po. Bisa nga? Tagalukbang, Tayabas po. Artemio, napangalip ang ginawa mong pagpunta rito? Paano mo naman kaya natiyak na tatanggapin ka namin? Nagbabakasakali po lamang ako. Anita, nagagalak ako. At pati ang katulad ng babae ay gusto sumapi sa amin pangkat. Ngunit dinaramdam ko. Naniniwala ako na ang babae ay para sa bahay, hindi sa bundok. Kung meron mang bahay na nararapat para sa isang babae, ang bahay na yun ay ang kubong ito. Sapagkat, sa kubong ito, nakatira ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap na katulad namin. Dodo. Kamusta ka, Pepe? Loling, kamusta? Pedro, sama mo siya kay Kadyo. Salamat po. Maraming pong salamat. Pepe, Loling, tuloy kayo. Kunin mo raw pahala niya, sabi ni Dodo. Sino mga kasama mo? Ha? Taga Bulacan daw. Kaibigan ni Dodo. Nang bumalik ako sa Bulacan, pagkatapos na ihatid kita dito sa Laguna, ay hinuli ako ng mga Gustavo. Nalaman nila ang ginawa kong pagtulong sa iyo. Inihabla nila ako. At natitiyak akong hindi ako mananalo sa kasong ibinigay nila sa akin. Kaya minabuti kong magtago na kaming mag-asawa rito para makaiwas sa pagkabilang mo. Inaramdam ko nangyari sa iyo kasama, Pepe. Alam kong kung hindi dahil sa akin, ay hindi ka magkakaganyan. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa akin kasamang Lodo. Alam mo namang sa mulat mula pa, ibig ko nang umanib sa iyo. Natitiyak kong magtatagumpay ka sa iyong ipinaglalaban. Sapagkat ngayon pa lamang ay bukang bibig na ang iyong pangalan sa buong Pilipinas. Ipinagpapatawad! 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 Inaanyayahan ni Presidente Cabral ang mga taong bayan sa plaza para sa isang pagpupulong. Mga kababayan kong taga San Antonio, hindi ako maglalakas loob na umarap sa inyo kung alam kong kayo hindi nagtitiwala sa akin. Sa pamamagitan ninyo, ako'y naging presidente sa bayan ito. Kaya naman, sa abot ng aking makakaya, ay hindi kayo nabibigo kung kayo lumalapit sa akin at humihingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, ay nais kong kayong lahat ay makiisa sa akin sa kampanya ng pamahalaan laban kay Teodoro Acidillo. Narito ang pahatid kalatas na galing sa tanggapan ng gobernador ng lalawigang ito. Una, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkukop
at pagbibigay ng damit o pagkain at pakikisa kay Teodoro Acidillo. Pangalawa, mahigpit na ipinag-uutos ang pagdadala ng lapara, kandila, kasera o anumang bagay na magsisilbing ilaw sa gabi kung kayo naglalakbay sa bundok o anumang lugar sa labas ng bayan. Pangatlo, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay pagsapit ng ika-anim ng hapon hanggang ika-lima ng umaga ng susunod na araw. Magandang umaga sa'yo, kabayan. Ando ba si Sir Sarento? Bakit? Eh, pinapunta niya ako rito. May usapan kami. Andiyan ba? Sarento! Magandang umaga sa'yo, Sarento. Ano kailangan mo? Sa ano ang pangalan ko? Ako yung pinapunta rito ni Presidente. Ikaw ba yung sinasabing kusinero na magaling magluto? Oo. Ano namang mga luto ang nalalaman mo? Marami ho. Marunong akong magsigang, magpaksil, magprito, saka lahat po ng klaseng gulay, alam ko ito eh. Bali na. Ang gusto ko malaman eh, kung marunong ka magluto ng tortang itlog. Eksperto ka ba ron? Aba, oo. Paborito ko yun eh. Ang gagawin mo ano ha, mamamalengki ka sa umaga, sa hapon at saka ipagluluto mo kami ng mga kakain. Puntahan mo si Sargento at pag-usapan ninyo kung magkano ibabayad sa'yo. El Teniente, magkano na ho bang pabuya sa makakahuli kaya si Dillo? 500. Ang ibig niyong sabihin eh, kung maituturo ko sa inyo, mahuhuli ninyo eh, mapupunta sa akin yung 500. Natural. Sa bagay, hindi naman pera ang aking iniisip. Gusto lang matulungan ko kayo. Dahil alam kong kaya kayo nananatili dito sa gubat, eh saka gustuhan niyong mahuli si Acidillo. Pero, ang dali ho namang hulihin. Anong pangalan mo? Tano po. Tano?
Kapag nahuli ko si Asidillo, titiyakin kong makakarating sa iyo ang 500 piso. Saan ko siya makikita? Tiniente, isang bagay lang ang gusto kong malaman mo. Ang asawa ni Asidillo ay bagong panganak. At tinitiyak ko sa iyo na hindi pa nakikita ni Asidillo ang kanyang anak. Julia? Julia? Simula pa ay pinangarap ko na magkaroon ng isang anak na babae. Sapagkat ang babae ay sabi-sabi ng isang bansang katulad ng ating bayan. Sa bayan mo, matupad na ang aking pangarap. Na nagsisisi ako. Sapagkat ang babae sa gisag ng bansang Pilipinas ay niura ka ng tangan ng mga taong yumayapak sa karapatan ng mga mahihirap upang mabuhay. Utang na loob, Dodo. Ikalang mo man lamang ang pagkakataon nito. Kung ano man ang simulaing itinaglalaban mo sa bundok, kalimutan mo kahit na sandali man lang. Kapag kaharap mo kami mag-ina. Julia, ngayon na higit mong kailangan ng iyong pangunawa. Nung una, nagtungo ako sa bundok dahil lang sa sarili kong pag-ipaglaban. Ngayon dati, imuli akong babalik sa bundok. Hindi lamang dahil sa simula yung pinaglalaban ko, kundi dahil sa pagtatanggol sa karapatan ng mga batang isinilang kahapon. Isinisingilan ngayon at isisilang bukas sa bansang ito. Kailangan ko yung isang asawa. Hindi isang bayaning katulad ni Narizal at Bonifacio. Ang kailangan ng iyong mga anak ay isang ama. Hindi isang puntod na makikita lamang nila kapag tumarating ang buwan ng Nobyembre. Ipalagay mo na lamang na sa aking paumundo kay naligaw ako sa gubat. Sapagkat kapag ako'y nasawi sa aking pagkikipaglaban,
ang ililibing nila sa puntot ay ang katawan lupa lamang niya si Dilio. Kailanman ang hindi nila maring kitla ng buhay ang aking simulain. Dodo, hindi namin kailangan ng iyong mga anak ang iyong simulain. Ang kailangan namin ay ikaw. Buhay na kapiling namin sa kubong ito. Subalit kung pipigilan mo ang pakikipaglabang mo sa akin simula yan. Maaaring mula sa gabi nito, hindi niyo na ako makita. Kinatatakutan ko sandaling manghina ang aking loob kapag nakikita kitang umiiyak. Balitang balita sa bayan.
ng pagkahuli sa isa sa iyong mga tauhan. At alam din nila na ikaw ay sugatan, kaya nagpunta agad ako dito. Naisip ko tuloy na kung tinanggap mo agad sa akin ang rekwerdong nakasabit sa inyong dad niya, marahil ay hindi ka nagkaganyan. Dodo, nais kong malaman mo rin na kahit na anong gawin mo sa akin ngayon, ay hindi na ako aalis dito. Ito magiging bantayog na ating simulahin. Sapagkat dito nakasulat ang mga pangalan ng mga kasama natin ng asuhin. Kalimutan niyong tayo na sa mundo. Kalimutan niyong tayo yung malayo sa mga mahal natin sa buhay. Sa pangalan ni kasama Pepe at kasama Doling. At sa iba pang mga kasama natin na matay sa pagtatunggol ng ating karapatan, isusumpa ko sa pukal ito ay tatayo natin ang ating tahanan sisipulang isang punong mag... Sibalit patuloy na uso ko. Kahit pa pang mga taong magtatanggol sa karapatan ng mga api.
Abot mo ang aking kamay kay Teniente. Sabihin mo sa kanya na ako hindi nakikipaglaban sa inyo. Pagkat kayo kabilang sa mga taong ipinagtatanggol kong karapatan. Ito ang naging bunga ng lahat ng sinasabi ng payag nito. Puro kasinungalingan! Alam nila nga ako hindi nakikipaglaban sa kanila. Sila nakikipaglaban sa akin. Kung ako man ay makikipagpalitan sa kanila ng lakas, ay hindi sa pamamagitan ng baril. Hindi ito! Baril na ito. Ang sangat daw ng isang puno. Ang libro. Ang ugat. Hindi nila mapapatayin natin simulayan sa pamamagitan ng pagputol ng sangat daw. Kinakailangan putunin ng ugat na siya nagbibigay ng buhay sa ating simulayan. Tuloy yan ang nalason ng pahayagan ng mga taong bayan. Pati ikaw ay pinag-uusapan sa Lungos at sa San Antonio. At ang lahat ng patayan doon, pag-anakaw, di sa iyo binibintang. Tulusin tayo sa bayan.
Kilala ko ang taong gumagawa ng legalik sa lalawigan ko. At gumagamit ng iyong pangalan. Kung may papangako mo sa akin, na ako'y aalib mo sa iyong pangkat, ay sasabihin ko siya kung saan matatagpuan ang taong yun. Pinagtataka ko ay kung bakit pinayagan ay si Dillo, si Vicente na sumapi sa ating samahan. Samantalang ang pangkat na pinanggalingan niya ay iba ang layo ng gis sa atin. Ay kinatatakot ko ay kapag nakita ng mga taga San Antonio na kasama natin si Vicente, baka isipin nila na si Dillo ay nakaisa na sa mga masamang gawain ni Kapitan Magno. Bakit? Ano bang klaseng tao yan si Vicente? Pagsimulang mamundok ang taong yan, pagkatapos manggahasa at pumaslang ng isang babae sa kanilang baryo. Maraming salamat sa pag-aalala mo, Anita. Pero hindi pa ako nagugutom eh. Hindi bale, iiwan ko na rin itong pagkain. Dahil, baka hindi pa kumakain si Kakang Dodo pagdating nito. Anita, ang mga taong katulad mo, ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang umasa na sa tuwing aalis si Dodo dito sa bundok, ay muli siyang babalik sa atin. Magandang gabi sa'yo, Aning. Magandang gabi rin, ho. Eh, si Kasima. Nandito sa loob. Bakit po ba? Bibili sana ako na iklog, eh. Ina? Ina? Ano? Eh, si Katano, ho. Bibili raw ho ng iklog. Ay, wala na tayong iklog. Sige, ho. Papasok ko na ito. Sasagot ko saan ibibuti niyo. Eh, saan ho kaya maaari makabili? Doon, pinakasirilo. Magandang gabi ho, Kasirilo. Magandang gabi naman. Tano, ano ba?
Galing ako kay Casimir. Wala na raw siyang itlog. Eh, kayo ba meron? Kung meron o, sa inyo na ako bibili. Naku, ang malas mo naman. Naubos na rin ang itlog namin dyan sa tugad. Subukan mo dyan, kila paring Gustin, baka sakali meron. Magandang gabi po, Mang Gustay. Sige, kaya. Si Tano po. Tano? Ano ba ang kailangan mo? Meron po akong bibilihin. Ikang! 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 Ano ba ang bibili mo? Iklog po sana eh. Iklog? Wala na kami iklog. Doon sa kabilang tindahan ka magpunta, sigurado marami roon. Sige, bale. Salamat ako. Wala ka naman, Tano. Paring Gadyo? Paring Gadyo? Ito ba yan? Si Paring Tano mo. Paring Tano? Tano, ano ang kailangan mo? Nagaling ako yung Mang Gusteng. Meron ka rin ang itlog na ipinagbibili. Meron nga eh. Ilan pa kailangan mo? Mga dalawang dosyan ah. Saan ka ba nandun? Tatukwanto eh. Masama ang pakiramdam ko. Ikaw na nga magpunta dyan sa silog. So, mawala yung tutupugan. O, di ako na kukuha. Teniente, nalalaman ko meron tayong sinusunod na order magbuhat sa kampo. Pero, ang kahirapan ito, ay ngayon ko lamang nakita sa loob ng 7 taon na panunungkulan ko sa konstabularyo. Sareto, kaya tayo naririto ay upang sikmurahin natin ang mga pangyayaring katulad nito. Hanggang kailan natin siya sikmurahin? Hanggang sa mahuli natin siya si Dillo? Kailan? Kailan, teniente? Alam mo namang habang nandito siya sa bayan ng San Antonio, ay hindi natin siya maring mahuli. Sinusukat mo ba ang kakayahan ko sa rito? Teniente,
ang bayan ng San Antonio ay si Acidillo. At si Acidillo ay ang San Antonio. Patayin mo ang San Antonio. Ay para mo na rin pinatay si Acidillo. Kapag nilapastangan natin ang bayan ng San Antonio, ay hindi tayo mapapatawad ni Pangulong Quezon. Kakausapin ko siya kung kung sa bagay nito. Acidillo! Acidillo! Antonio. Toto, may sulat ka. Padala ni Kahulya. Galing daw kay Teniente. Ihintayin daw ang sagot mo hanggang mamayang hapon. Tuloy muna kayo sa labas. Sabihin mo sa kahulya mo na makikipagkita ako kay Teniente. Kahit hindi sa lugar na gusto niya. Teniente. Wala akong dalang baril, Acidillo. Tulad ng pangako ko sa'yo. Meron tayong 5 minuto upang mag-usap, Teniente. Kahit na ako'y naniniwala sa iyong pangako mo, hindi ka magsasama ng iyong mga sundalo. Ay gusto ko rin malaman mo, kapag ako'y hindi lumabas dito sa loob ng 5 minuto, ay darating nga akong mga tawan. Acidillo, nakausap ko si Pangulong Quezon at ipinangako niya sa akin na sumuko ka lang ay pipilitin niyang unawain ang iyong katayuan. Teniente, ilang beses ko naman sasabihin sa iyo na ako hindi nakikipaglaban sa inyo. At kung ako'y walang pakikipaglaban,
Kaya walang dahilan upang ako'y sumuko. Ano pang klaseng pakikipaglaban ang ibig mong sabihin? Marami ng dugo ang tumanak. Marami ng buhay ang nawala. Marami ng pamilyang naulila. Nang dahil sa simulain, ikaw lamang ang nakakaunaw. Tenyente, ang simulain pinaglalaban ko'y maunawa ng iyong mga anak. Sapagat sila ang makikinabang kapag ako'y nagtagumpay. Huwag mong hintayin maging buhay o patay ang gawin namin pagdakip sa iyo. Ang tagumpay na simulain sinasabi mo ay si Pangulong Quezon lang ang makapagbibigay. Ito na ang pagkakataon mo upang makausap mo siya. Mayroon pagkita ako sa Pangulo. Kung papayag kayo sa kondisyong ibibigay ko sa inyo. Hindi ginawa ang batas para sa isang tao lamang ang sibilo. Kaya't ako na sumisiguro sa iyo. Hindi papayag ang Pangulo sa katustuhan mo. Kung ganyan ay wala akong magagawa. Nagipagkita ako sa iyo, Tenyente. Upang masabi mo sa Pangulong Quezon na hindi ako humihingi ng dugo ni Juan de la Cruz upang gawin panitik ng aking pangalan. Maliit na bagay lamang ang hinihiling ko. At yan ay para sa kapakanan ng mga mahihirap. Kapag ibinigay niya sa akin yan, ano mang oras, ako'y susuko.
Ilang araw na may sakit si Rosa? Magtatatlong araw na ngayon. Bakit ngayon nyo lang pinalam sa akin? Nangangampa si Julia na baka kung malaman mong may sakit si Rosa ay bumaba ka ng bayan. Dodo, delikado sa San Antonio ngayon. At may balita pa ako na kukubkubin ang mga kustable ang bayan para walang makapagbigay sa iyo ng tulong. Dodo, mapanganib para sa iyong bumaba sa bayan. Baka mapahama ka. Kailan pa ako lulusin sa bayan? Kapag patay na aking anak. Dodo, sasama kami sa iyo. Sakay, sumunod sa akin. Malalaman ng mga kustable yung pagdating ko sa bayan. Pag marami tayo. Na ako, Julia. Basta gawin mo lahat ang mga sinabi ko sa'yo. Magpapatay sa baste. Tadoray, kailangan pa natin ng mainit na tubig. Bakit hindi mo siya tinawag ng doktor? Kapag tumawag ako ng doktor sa bayan, malalaman nilang malubhang sakit ng ating anak. Kapag nalaman nila yun, masisiguro nilang pupunta ka dito. Julia, higit na mahalaga ang buhay na aking anak ay sa akin. Kung gayon ay bakit hindi ka nasumuko? Sinasabi mong mahal mo ako at ang ating mga anak. Patunayan mo, Toto. Patunayan mo. Hindi ngayon ang pagkakataon ng pag-usapan natin ng mga bagay na yan. Dodo, para mo nung awa, sumuko ka na. Alang-alang man lamang sa araw ng Pasko. Balutin mo ng kumutang bata. Pupunta tayo sa bayan. Kapag hindi ka sumuko ngayong gabi, ay kami ang sasama sa'yo sa bundok. Hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari. Hindi ko maaaring pagtaksiyan ang pananalig ng mga taong umaasa sa akin.
mabuti pa yung malis ka na, Dodo. Ako na lamang magdadala kay Rosa sa bayan. Lumpong-lumpong manggagaling sa baril na ito ay tatama sa puso mo at si Dio. Kapag gumawa ka pa ng isang hapang. Nagising kami nang marunig namin sumisigaw si Anita kanina ng madaling araw. Pinagtangkaan siyang gasahin ni Vicente. Nang kami sumaklolo, ay nagbanta si Vicente na papatayin si Anita kapag kami lumapit. Sa maikling panahon ng pagtigil mo sa aming kut, ay nalaman kong kakayaan mo sa paghawak ng baril, Vicente. At alam ko na ang dalawang balang ipinutok mo sa akin kanina ay sapat na upang kumitil sa aking buhay. Ngunit hindi mo ginawa. Nangangulgan na lahat ng iniasal mo ngayon ay hindi tao sa iyong kalooban. Humingi ka ng tawad kay Anita at patatawarin kita. Asidilio, nang sumapi ako sa panggat na ito, nalimutan ko sabihin sa'yo na wala pang taong maaaring magutos sa akin. Vicente, kung meron man dugong papatak sa kutang ito, ang dugong yun ay kailangan iubis sa pagtatanggol ng karapatang ipinaglalaban ko. Karapatan? Anong karapatan? Karapatan ng mga mahihirap? Bakit kailangan ipagtanggol mo ang mahihirap? Ikaw ba'y pinagtanggol nila? Bakit sila'y nasa bayan? At ikaw ay nasa mundo? Bakit hindi sila sumama sa'yo? Dahil ang karapatang ipinaglalaban mo'y para sa kanila! Sinanggap kita, Vicente, sa aking pangkat. Thank you.
Dodo, umalis ulit yung kagabi at pinagbilin sa akin na sabihin sa iyong sa pag-alis ng iyo ay maring Ines bumalik. Sa Barrio Calton. Mari sana eh. Gusto kong magpaalam sa'yo. Bakit? Sa kayo pupunta? Gusto ko sana mumaba sa bayan. Kailangan ko sinang gamot eh. Sumusubong na naman yung malaria ko. Ako rin, Dodo. Gusto ko rin sana mumaba sa bayan eh. Kasi sumasakit naman na akin dyan eh. Dahil siguro sa madalas tayo sumala sa pagkain. Bahala na. Baka pagkatapos na ng Pasko ng Tatlong Hari. Mag-ingat lang kayo.
palagay mo na lamang na sa aking pamumundo ay naligaw ako sa gupan. Sapagkat kapag ako'y nasawi sa aking pagkikipaglaban, ang ililibing nila sa puntod ay ang katawan lupa lamang niya sa dito. Kailanman ay hindi nila maaaring kitla ng buhay ang aking simula. Ay patuloy na uusbong ang ito pang mga taong magtatanggol sa karapatan ng mga naabi.